Alleluia, Alleluia. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha. Ang pag-asa at adika, Alleluia, 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 Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayo mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito may naninirang tanga at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ang mga kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang tanga at kalawang, at walang makapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimla ng buong mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Meron ka na bang galos sa katawan? Siguro ay natanggap mo nung bata, naglalaro ho kayo, meron kang galos. Ako po, sa may tuhod ko po, may galos po ako doon. Kasi ho, nung bata ho ako, nag-swimming po ako, at tumama po yung tuhod ko sa may dulo ho ng swimming pool. May galos. Siguro yung iba, nagasgasan. Yung mga nagluluto, may galos sa kanilang braso sa pagluluto. Natalsikan ng mantika. At ang una nating nais gawin, takpan ang galos. Gusto nating takpan, gusto nating itago. Kasi para sa atin, pangit tignan. Hindi pantay sa balat. Pero si San Pablo sa ating unang pagbasa, pinagmayabang ang mga galos na tinanggap niya. Ang mga kanyang karanasan para ipahayag ang mabuting balita ni Kristo sa iba. Ang kanyang mga pagpapakasakit, ang kanyang mga hirap na dinaraan at pinagdaanan, hindi niya ikinahiya. Sabi niya, 30 beses akong nahagupit, tignan ninyo. Hindi ikinahiya ang mga galos. Marahil din po sa atin, no, bilang Kristiyano, sa pagharap natin sa Diyos, hindi natin kailangan magsuot ng maskara na magpapakita na lahat ay mabuti. Hindi natin kailangan magsuot ng ngiti sa ating mga labi kung sa totoo naman ay naluluha na tayo at nahihirapan. Hindi mo kailangan magpanggap at magmukhang maganda at mabango sa harap ng Panginoon. Kasi alam niya ang laman ng puso natin. Ang kailangan lang natin sa harap ng Panginoon ay maging totoo tayo sa Kanya. At kasama ng ating pagiging totoo ay ang pagyakap natin kahit ho sa ating mga galos na tinanggap sa buhay.
ang mga hirap na pinagdaanan, ang mga pangit na karanasan, may galos ito sa atin. Pero sa harap ng Panginoon, huwag mong itago sa Kanya. Ipakita mo sa Kanya. At kung ang mga galos na yan ay sugat pa rin, pwede mong ihingi sa Kanya, Panginoon, hilumin mo ako. Hilumin mo yung galos na ito na tinanggap ko. Simula ng pagkabata ako, Panginoon, daladala ko pa rin. Minsan ayaw nating magpagaling kasi tinatago natin. Ayaw nating aminin, ayaw nating tanggapin. Mas gusto nating itago dahil kinahihiya natin. Ang paanyaya sa atin ng Panginoon, show me your scars. Pakita mo sa akin yung mga galos na yan. Show me your wounds so that I can heal your wounds. Show me those scars and tell me that story of your scars. Hindi kailangan maging perpekto at maganda tayo sa harap ng Panginoon. Hindi mo kailangan ng concealer sa harap ng Panginoon para takpan ang mga sugat mo. Lumapit ka sa Kanya ng totoo at buo. At ito po ang paanyaya sa atin ni San Pablo. Na pinapahayag niya na sa kahinaan na kanyang tinanggap, natagpuan niya ang tunay na kalakasan. At kanino natin matatagpuan ho ang tunay na kalakasan? Kanino natin matatagpuan ang tunay na kagalingan? Sa Panginoong Hesukristo. Kaya sabi ni San Pablo eh, kung kailangan ko magpuri, ang ikapagmapupuri ko lang ay ang aking mga kahinaan. Bakit niya sinasabi? Bakit niya pinagpupuri yung kahinaan niya? Kasi sinasabi din ho ni San Pablo, it is when I am weak, it is then that I am strong. It is when I am weak, it is then that I am strong. At sino ba ang lakas natin bilang mga Kristiyano? Hindi ho ang sarili natin. Huwag tayong sumalig sa sarili natin. Kay Hesukristo tayo sumalig. Sa Kanya tayo bumaling. Sa Kanya tayo lumingon. Siya ang lakas natin. Kaya ho, sa ating Ebanghelyo, sinasabi ho sa atin ni Jesus, ang pag-iimpok natin ng kayamanan ay hindi lamang po sa material. Pero sinasabi din po ng Panginoon, ang binibigyang atensyon natin ay kung ano ang mahalaga sa atin. Kung mahalaga sa iyo ang itsura mo, lahat ng gagawin mo para magmukha kang 16, kahit 52 ka na, lahat gagawin mo. Pag may nagbenta sa iyong anti-aging cream, bilhin mo to, magmumukha kang 18. Ikaw naman, bili ka naman. Eto, mare, bilhin mo to, magmumukha kang teenager. Aminin natin, tatanda talaga ang mukha natin. Tinitignan ko yung picture ko nung bata ako. Iba na ko ngayon. Maliban ho sa lumapad ho ako, no? 20 pounds ago. Nagbabago ang itsura natin. Pero kung doon natin lalagay yung ating dangal at pagiging pagkatao natin, magbabago ho yan. Pero sabi ni Jesus, ang kayamanan sana natin ay hindi yung nagbabago, hindi maaagaw kahit kanino. Pero ang tunay na kayamanan sana natin ay ilagay natin sa Panginoon. Ilagay natin sa mabuting balita at doon natin matatagpuan ang tunay na kayamanan. Wala ko sa posisyon, wala po sa pagiging sikat kasi nagbabago-bago ho yan. Ang posisyon, hindi magtatagal sa iyo yan. Ang pagiging sikat, good luck na lang. Yung pagiging viral, saglit lang yan. Pero kung sa Panginoon tayo sasali,
Yun ho ang pangmatagalan. Kung sa Panginoon natin ilalagay natin ang ating tiwala, dun po ang pangmatagalan. That which lasts forever. God's Word. Kaya po, paanyaya din ho sa atin ng Panginoon tumingin sa hindi pang madalian. Hindi kung ano nandito lamang, kung hindi tumingin din tayo bilang mga Kristiyano sa kung ano ang importante at magtatagal. At sabi ni Jesus, ang lahat man sa mundo ay mawawala, ngunit ang salita ko ay hindi magkakabula. Kaya po ang paanyaya sa atin ni Kristo, lumapit at kumapit sa kanyang salita. Huwag mahiya sa mga galos mo. Huwag mo itago ang kahinaan mo. Kasi sa ating kahinaan, doon pinupunan ng Diyos ang ating buhay ng kanyang grasya. It is when I am weak, it is then that I am strong. At ang ating kayamanan ay matatagpuan natin sa kanyang salita. Yun ang pangmatagalan. Hindi maglalaho, forever ang salita ng Diyos. Amen.